So kasi ang mga bully, parang sa Senado, may ganyan din. Nako! May bullying din sa Senado na gaganap, hindi ba? Oo. Oh. Tingnan nga natin yung bully na yan. Kamakailan lang, yung Senate President ay napatalsik or napababa sa posisyon at ang sinasabi ng mga senador ay dahil lang daw pero sa hindi, paa. Hindi bully yun para sa akin. Hmm. Bastos yun. Hmm. Bakit mo i-approach tapos magaganong ka na ang daming tao, no? Parang sasabihin mo, parehas kayong senador, ha? Hindi mo staff yung kausap, parang staff ang kausap. Mm-hmm. Tapos sasabihin mo, hindi ka naman comatose. So, haantay mo pang comatose. Pagka comatose na, wag nyo nang alisin nyo na dyan. Kawawa dapat nga, hindi na senador. Pag comatose na, paano pa kagagawa ng batas yun? Ito talaga si Subiri. Oh. Bastos din tong... Oh, panoorin nga natin yung video na yan. Trending yung video na yan, eh. Mm-hmm. Yung tungkol dun sa paglapit, pambabastos ni Subiri. Alam mo, minsan dapat naiintindihan nila na merong space. Tignan natin kung na-prepare yung May space na. Huwag kang basta mag-a-approach tapos sa confrontational ka. Tika muna. O yan, tingnan mo. Kapwa senador eh. Oh, panoorin mo yan. Panoorin mo to. Oh, 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 ha? Are you in coma? Oh. You're not in a coma. Oh, tanong, kala... Is that the, you know, under Senator Soto, hindi ganun na. Pastusan na tayo dito eh. Don't do that to your senator. Are you in coma? Mm-hmm. Bastos yung dating. Dato naman, lalapit ka rito. Senador din ako ba? Lalapit ka rito, ganyan ang approach mo. E buti hindi ka binanatan. Action star yan eh. Pilay lang. Pilay eh. At tingnan nyo, nag-approach talaga si ano, Senator Bato tsaka Senator Bonggo ata yan. Tolentino. Ay, Tolentino. Actually, lahat eh, pumipigil na dyan kay Subiri. Si Subiri kasi gigil na gigil eh. O parang, ewan ko, tansubay well, ito si Subiri. Meron siyang sinabi, Banat Bay, dito ah, na umatin ka nung nakaraan yung nag-merge yung lakas at saka yung ano ba yung partido ni Presidente. Nung nag-merge yun, nandudong ka pa nga sa tabi eh. Lakas-lakas mo pa, sabi sa kanya eh. So baka na-insecure lang si dating Senate President dahil siya na-imbita doon, si ano, Bong Revilla na-imbita doon, tapos siya hindi. Eh, member si Bong Revilla ng ano, hindi ba? Ng Sam, lakas. Alam ko, oo, isa sa official ng lakas yan. O, kaya ganun. Hindi, feeling ko, ano to eh. Pag ikaw talagang medyo, kasi yung bulong-bulungan noon, January pa daw yan eh, yung bulong-bulungan, di ba? Tapos na napapabalita nga, si Jinggoy. Eto si Jinggoy at saka si Revilla at saka iba pang mga artista, magkakaibigan. Siguro, outcast to si Subiri, parang yung ano, hindi siya napapansin. Hindi pwede yung, ba't kailangan artista? Kailangan artista din ako. So, biglang napaano tuloy siya. Ay, sandali, hindi pwede ito ha. Pero hindi ito yung Subiri na nakikita natin pag nagsasalita. Oo, kahit nung iba eh. Kahit nung bumaba na siya sa kanyang posisyon, the way na nag-speech siya, umiiyak pa siya, na nag-iiyakan pa rin yung, umiiyak pa kasi ano. Awang-awa actually yung mga subscribers natin kay Senator Subiri until lumabas tong video na to at talaga namang lalo siya. Yan kasi yung pa-effect niyan, pa-biktima siya ron eh. So, iyak-iyak siya pero hindi alam ng tao yung buti ito nakuhanan. Ano talaga, hindi kahit ano pa man. Kung bakit hindi naka-attend si Senator Bong Revilla, pero yung ganong approach mo, tama si ano, Senator Bong eh. Kaya bastusan na bastos yung ginawa. Ba't ka comatose ka ba? At saka kung sa maraming tao, kaya mong gawin yung ganong klase ng pangmamaliit sa kapwa mo pa senador, sa ganong karaming tao, eh mas lalo na siguro sa mga katulad natin na maliliit na tao lang, hindi ba? Balusubas tayo. Sabi nga, be careful. Wolf in sheep's clothing. Naku, marami niyan. Spy. Uso spy na naman? Oo. Oh, ewan ko ba, ba't ganun? Daming usong spy ngayon. Hindi, alam mo, yan yung mga ganyan na ano, ha? Na diskarte na nakakatakot kasi siyempre sa itsura sa masa. Wow, parang ang bait-bait niya. Bait-bait. Siya yung na ano. Pero yung pala, ganyan ang pag-uugali sa ano. At saka alam mo, hindi naman ganyan sa Senado. Nakita niyo na magsalita si Chis Escudero. Sabi nga niya, meron siya mga ayaw na bill, pero hahayaan niya yung mga kasamahan niya kasi hindi naman ako dito yung parang pinuno. Ako ay nagpipreside lang over the 24 senators. Ganun dapat. Iba kasi yung leader na lider-lidera na ande akong pinuno ninyo. Hindi ganun yan. Yan po ay parang ikaw lamang yung
pinaka-administrator ng lahat ng buong house, which is the Senate, at ikaw lang yung nagaganon. Hindi yung ikaw yung bida-bida, ikaw na lahat ang ano. Eh, dyan, kaya nga, naniniwala ako, dyan talaga pumutok at napuno na yung mga tao sa Senado. Diba? Tama na, sabi nila. Hindi naman ikaw, hindi tayo tulad ng House na parang Panginoon ng Turing sa Speaker. Hindi ganun dito sa Senate. Pero siguro nga, dahil nga ikaw nagsabi na since January, tumutunog-tunog na, tapos siguro pagdating niya doon, nakita niya si Art Evangelista, bihis na. Eh kaya siguro kaya mainit ang ulo niya na pagdiskatahan niya siguro to si Bong Revilla. Sabi, hoy, bakit tanong? Hindi, kaya dapat talaga payo natin yan. Pag mainit na ulo mo, shut up ka na lang. Mm-hmm. It applies to everyone. Hindi! Tignan niyo nangyari doon sa Ayala. Mm. Kita niyo yun, init lang ng ulo yun. Road rage sila. Sigurado yung dalawa nagsisisi. Yung isa, hindi ko alam kung saan na siya nagsisisi kasi patay na nga. O yung isa, sigurado yung nagsisisi yun. Kasi nga, pag mainit ang ulo mo, sabi nga nila, pag mainit ang ulo mo, tapon mo cellphone mo. Diba? I-off mo cellphone mo. Dahil pag mainit ang ulo mo, it's either magla-live ka, mag-i-status ka. Eh dito sa instance nito, eh tinalakan mo yung kapwa mo, senador. Diba? Kasi nga, mainit ang ulo. Dapat pag mainit ang ulo, maghalo-halo ka na lang. Oh. Lalamig pa. Hindi, totoo yun. Yung yung pakiramdam na dahil sweet, oh, di ba? Basahin ko lang 'tong may nagkomentaryo, sabi ni North 69 Channel. Si Idol Bong Revilla, maraming nagawa yan sa Cavite. Maraming nagko-komentaryo, maraming nagawa si Senator Bong Revilla dito, ha, sa Cavite. Mm-hmm. Lalo daw nung pandemic, dami raw na itulong ni Senator Bong Revilla. Di, tsaka ang dami ng mga ano, Coach Oli. Mm. Napakarami ng mga kontrabida ang ano niyan, naipakulong niyan, nagulpi niyan, sa pelikula nga lang. Pero madami rin. Ayun, kaya huwag tayong mainit, relax lang tayo. Alam naman natin, stressful ang buhay ngayon, traffic pa lang, di ba? Sobra ng stressful. Isip lang kayo, sabi nga, di ba, pagka nag-init ang ulo niyo, hinga muna kayo ng isang minuto lang, palagpasin niyo lang ng isang minuto. O, tsaka kayo mag-react. Wag na wag kayo magre-react during na mainit ang ulo nyo. Dahil magkakamali at magkakamali kayo. Kaya, yun lang. At pag kayo naman nagkamali, huwag ka naman pa-victim. Di ba? Accept na lang. Mali po, pasensya na, sorry. Ganun na lang. Oh. Eh, lahat naman tayo nagkakamali. Yes. O, di ba? Sorry na lang. Sorry po, mali lang, tao lang. Ganun. O, wag na yung, ako may kasalanan lahat. Ako, eh, pambihira. Hindi na tayo bata, sabi nga ni... Si Zubiri ba yan? Si Basti, oo. Si Basti? Si Zubiri. Si Zubiri. Bakit? Okay. Tinatamaan ka? O, hindi. Minsan kasi, ano rin ako, ganyan din ako. Si Zubiri yun! Si Zubiri kasi, di ba, nung ano, ang dami niyang ano, meron siyang heartbreak, ano ba yung isa pang niyang terminology? Kasi nga, sabi nga nila, sorry seems to be the hardest word. Kaya... Pero kailangan baguhin natin yun. Hindi tama yun. Ha? Huwag kayong nakikinig ng kantang yun. Ano ba yun? Yung sorry seems to be the hardest word. Basta yun na yun. Ah.